everyone! Ngayon naman ay gagawa tayo ng isang dessert na tatlong ingredients lang ang kailangan. Kaya naman, this is Belle, ang inyong kusinera ng New Delmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, welcome na welcome ka! At sa mga dati naman, welcome back! Kaya umpisahan na natin itong ating pagpapakulo ng tubig. So ayan, kailangan lang natin dito ay 2 cups of water, 3/4 cup nitong ating granulated sugar, or kung gusto nyong dagdagan or bawasan, nasa sa inyo yun, depende sa timpla ng inyong panamis. Haluin lang natin at nang magsama ang asukal at tubig. Ngayon naman ay ilalagay natin itong ating 25 grams na clear Mr. Gulaman, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand, depende sa inyong gusto. Habang nilalagay natin yung ating gulaman powder, dapat continuous din yung ating halo. At ang lakas ng apoy natin dito is medium heat lang, kaya ilagay na natin itong ating 1 cup of evaporated milk. Evaporated milk ang gamitin nyo na gatas para mas malinamnam. At habang nilalagay din natin yung ating evaporated milk, kailangan continuous yung ating paghalo. At kapag kumulo na, okay na yon. Ready to go na tayo. At ilalagay na natin dito sa ating molder. Depende sa inyo kung anong klase ng molder yung gusto nyong gamitin. Basta kung saan kayo nagagandahan at kung ano yung available sa inyo, yun ang gamitin nyo. Kailangan natin gumamit dito ng strainer, ha? Kasi pagka may mga lumps, at least masasala natin siya. Hindi kasi magandang tingnan kung mayroong mga buo-buo siyang masasama. So ayan, ganun lang kadali. At maya-maya lang, meron na naman tayong isang dessert na talaga namang napakamura lang at napakadali pang gawin. Ayan, palamigin lang natin hanggang sa mag-set. Dumako naman tayo ngayon sa kabilang parte nitong ating dessert na ang kailangan natin gawin ay magpakulo ulit ng tubig. Ayan, at ang tubig natin papakuloin dito, or yung tubig na kakailanganin ay 3 cups. Okay na yung 3 cups dito. So ayan, at lalagyan din natin ng asukal. Ngayon naman ay lagyan din natin ang konting red food coloring. Basta yung magre-red lang siya. So okay na yon. At muli tayong gagamit ng isang 25 grams na unflavored gelatin. Pwede rin kayong gumamit dito ng strawberry flavor kung meron kayong available. So ayan, continuous halo lang tayo hanggang sa kumulo. Ayan, kapag ganito na at nakita nyo na kumulo, pwede na natin siyang hanguin at isasama naman natin dito sa ating isinet kanina na white na milk flavored gelatin. At ganyan, kapag isinali natin tong red, sundut-sundutin nyo ng spatula yung gilid nitong ating milk flavored, para pumasok dun sa ilalim at saka sa gilid yung ibang color red na gelatin, para pag luto na siya actually. Para pagka nag-set or tumigas or lumamig, ang ganda ng itsura niya, malalagay yung white dun sa pinakagitna. So ayan, ganyan lang yung gagawin nyo, napakasimple lang. Ulit-ulitin lang natin yung pagsundot sa gilid ng spatula at pag-angat nitong ating milk flavor. Kasi habang mainit na mainit pa siya, hindi siya mag-i-stay dun sa ilalim. Ang mangyayari niyan, yung milk flavor natin na nakaset na, bababa ulit. Kaya kailangan medyo ulit-ulitin natin hanggang sa lumalamig ng konti. Ayun, mag-i-stay na yung red sa ilalim. Ayan, ngayon naman, lagyan din natin itong ating ibang molder. So, dito naman sa ating ibang molder, basta lang natin lagay dyan yung ating red para half-half lang. Half ng milk flavor at saka half nitong ating red. Dito naman sa kabila, paslant yung ginawa ko. So, itinagilid ko yung cup kanina nung pinapalamig ko or sineset itong yung ating milk flavor. And then, mabuo na siya, ganyan na. At kaya naman, ito nang muli ang ating isang masarap na dessert.
atin lang munang papalamigin. Hintayin natin siyang mag-set. Ayan, at set na siya. Kaya atin nang i-transfer dito sa ating serving plate. So, ayan na. I-slice-slice nang natin. Tingnan natin kung maganda ba ang loob nitong ating milk jelly na talaga namang ang sarap ng tikman. Kaya naman, heto na siya at ang ganda super. May red sa ilalim, sa gilid at sa ibabaw. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Again, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idelmo's Kitchen. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!